channel. And for today's video, tatalakayin naman natin ang isa na naman sa pinaka-common question sa akin, sa ating channel mermaids, ang tanong nila sa akin kung paano daw ba mag-shave ng kilikili the right way para maiwasan yung pangangati, pangingitim, irritation, ganyan. Kasi alam naman natin guys na kailangan talaga nating tanggalin ang ating mga buhok sa kilikili. Number one, hygiene. Number two, syempre, di ba parang hindi tayo komportable na mag-sleeveless tayo or you know, pag maluwag yung suot nating t-shirt tapos pag nagtaasay ng kilikili, puro buhok yung ating kilikili. At isa pa, syempre guys, kapag makapalang ang ating buhok sa kilikili, isa pa yan sa naging dahilan ng body odor. So, ayan, it's really a must for us to remove the hair in our underarm. Pero, syempre, aminin din naman natin na hindi lahat may time or may budget magpa-wax or magpa-laser ng ating mga kilikili kasi medyo may kamahalan yung mga services na yon. And ang pinaka within our reach talaga na paraan para magtanggal ng buhok sa ating underarm ay ang mag-shave. Kasi ang mga shaver ngayon, maraming mga mura. Huwag na huwag kayong gagamit ng shaver guys na may kalawang na yung pinaka-blade niya dahil pag nasugatan kayo, may chance kayong matetanos. Make sure that you will always check the razor of your shaver kasi guys, ito, personal experience ko talaga to. Nangyari siya sa akin when I was in the States before I was attending a debut and in a rush talaga kami kasi ako yung nag-makeup sa debutante and I was in a rush to take a shower and napansin ko meron pa akong buhok sa kilikili. Eh yung gown ko nun is haltered na sleeveless so I really need to remove the hair in my underarm and I used my old shaver na merong konting dumi, hindi naman kalawang, parang madumi lang siya ng onti kahit anong hugas ko. Binabad ko pa siya sa hot water nun time na yun guys before I used it and I shaved my underarm and then after 3 days napansin ko parang meron akong pimple sa kilikili na medyo malaki. So I thought it was just a pimple. Nilagyan ko lang siya ng pimple cream pero hindi siya lumiit as in pasakit siya ng pasakit, palaki siya ng palaki hanggang umabot na ako dun sa point na hindi ko na ma-close yung aking kilikili as in nakaganyan na lang ako dahil sobrang sakit niya. So I had to go to the hospital and ayun, napag-alaman namin na na-irritate yung aking hair follicle sa kilikili na shinave, napasukan ng bacteria, nagkaroon ng pus sa loob. So nagkaroon ako ng malaking-malaking parang bukol sa loob ng aking kilikili that they need to operate. So hiniwan nila yung aking underarm tapos just colored as in. It was not a very pleasant experience so I need to have a minor surgery done on my underarm. So make sure mag-iingat kayo sa mga gagamitin yung shaver guys. Okay, always check the razor. Our underarm skin is actually home to a lot of sweat glands and hair follicles. So it really deserves our utmost care. So lagi nyo siyang aalagaan guys. And ayan nga, para sagutin yung tanong, paano ba yung tamang pag-shave? Number one, do not dry shave guys. Yan ang isa sa mga wag na wag nyong gagawin. Lagi kayong gumamit ng shaving cream or kung wala kayong shaving cream, lather it with soap or body wash before kayo mag-shave. So make sure guys na as in basang-basa siya at madula siya bago nyo siya i-shave in one direction. Okay, isang direction lang dapat. Mamaya natin na-expound yun. Pero dito muna sa do not dry shave tayo. Kapag dry ang ating skin at nag-shave kayo, may chance na matog mo yung skin, napaka-sensitive skin ng ating underarm, kakaroon siya ng irritation, pamumula, pangangati. Tip number 2, make sure na pa mag-shave kayo, dun siya sa direction ng hair growth mo. Huwag mong lalabanan kung saan yung direksyon ng pagtubo ng iyong buhok. So, tignan mo yung kilikili mo, tapos tignan mo kung saan direction ba siya, papunta ba siya roon, papunta ba siya dito, and that's where you know paano ka mag-shave. So, for example, kung yung direction ng pagtubo ng kilikili mo is pataas, so make sure you will shave upwards in gentle strokes. Huwag mong ididiin guys as in, be gentle sa kilikili. Tip number 3 naman, do not go over the area na sinishave mo over 3 times. So, huwag kayong lalagpas sa 3 beses ng pag cover dun sa area na na-shave mo na. So, for example, this front area here, you can shave it, for example, 3 times lang. Ganyan. And then move on to the next area. And then the next area, pwede rin. Or you can do one at a time. Hanggang front, tapos front, middle, and back. Mas magkakaroon ng chance na mapapasukan ng bacteria yung mga hair follicles mo sa kilikili at ayaw mong mangyari yan. Ayaw mong matulad sa akin guys, napakasakit ng experience ko. Bukod doon, kapag nag-over ka sa area ng yung kilikili na maraming hair follicles ng mahigit na 3 beses, maaring magkaroon ng chance na magkasugat, mangate, ma-irritate like what I said earlier. Tip number 4 naman mermaids, try to shave at night, okay? Mas maganda kasi na after natin mag-shave, following
the proper ways to shave, ay makapahinga muna yung skin ng ating kilikili bago tayo mag-apply ng deodorant or any, ano may yung ina-apply mo sa kilikili mo before you go through your day. Kasi for example, if we're gonna shave in the morning before we go to work or school, and then of course we have to apply deodorant, di ba, pa-protekta naman sa atin yan sa pamamawis or sa, you know, body odor, open na open pa yung hair follicles or yung pores ng kilikili mo dahil kaka-shave mo lang, and then papasok dun yung chemicals nung ina-apply mo sa kilikili mo, and magkakaroon ng chance na pangingitim yan. Kasi guys, napaka-sensitive nga ng ating kilikili, kahit sabihin mo pa yung ginagamit mong ang panglagay sa kilikili is, you know, to whiten it or something like that, it still has chemicals. And once your pores are open, your hair follicles are open, magkakaroon ng chance na papasok yung chemical na yun sa pores mo. So yun yung iniiwasan natin. So as much as possible, maintain shaving your underarms at night. Para yun nga, you will give your underarm a chance to rest all throughout the night before, you know, in the morning, putting the deo or, you know, moisturizer para mas mapalambot yung iyong kilikili. Tip number 5 naman guys, of course, after shaving, hindi natin maiiwasan na mangati ang ating kilikili, lalo na kapag tutubo na yung buhok, lagi kong nararanasan yan guys, kasi ako, nag-shave ako ng kilikili guys, before nagpapa-diode laser ako, so, numipis na yung buhok na tumutubo sa kilikili ko, pero bumalik siya dahil hindi ko siya na-maintain yung pagpapa-laser ko, so bumalik yung pagtubo ng buhok, so I really need to shave pa rin talaga, siguro mga once a week, I need to shave my underarms para mawala yung mga maninipis na buhok na tumutubo. And napansin ko kapag tumutubo na siya, nagkakaroon ng days na parang ang kati-kati niya, na parang uncontrollable itch talaga na, ay Diyos ko, minsan gusto ko siyang kamutin kasi sobrang kati. Pero ang ginagawa ko, kapag nangangati yung kilikili ko, para hindi ko siya kamutin at mag-cause ako ng irritation sa aking underarm, kasi I'm really, really careful with that dahil ang hirap magtanggal ng pigment sa kilikili kapag nangitim na siya guys, lalo na kapag galing siya sa sugat or sa ano yung parang rashes, ang hirap niyang tanggalin. So ginagawa ko guys, number 1 is I put ice on my underarm kasi yung ice parang nananom niya yung feeling ng aking kilikili pag nangangati siya. So lalagay ko lang siya sa Ziploc bag or sa paper towel, and then yun, parang pinipressure siya sa kilikili ko until mawala na yung pangangati. Or number 2, I use hydrocortisone cream. So magtanong kayo sa Mercury Drug, meron yan, hydrocortisone. So I put a small amount on my underarm at night pag it's very, very itchy and you know, nawawala na yung pangangati niya. Isa pa palang additional tip guys, when you're shaving, make sure na it will be the last step when you're taking a shower or washing up at night. Dahil, you know, we tend to, di ba, parang inuuna natin siya, tapos saka tayo magsasabon, saka tayo magsascrub, mag-exfoliate. So, since open na yung hair follicle sa ating kilikili, mas magandang last natin siyang gagawin para hindi na siya mapapasukan ng kahit ano pang mga chemicals ng sabon or ng body wash or, you know, sa exfoliation, parang mas magkakaroon siya ng irritation, magkakause ng redness. So, yeah, make sure to do it last, the last step on your shower. Sana mermaids, marami kayong natutunan sa ating video for today. Napakahalaga na malaman natin ang tamang paraan na pag-shave ng ating kilikili para makaiwas tayo sa iritasyon, sa pamumula, pangangati, pagsusugat, diba? Kasi yung mga bagay na yan, mag-lead yan sa pangingitim ng ating kilikili, which is really ayaw talaga natin, guys, diba? So, yeah, mermaids, thank you so much for watching our video for today. As always, I love you all and God bless. Bye!